Pasensya na kayo guys, biglang na huminto yung ano ko, yung video ko kasi may tumawag. Ayan, nilagay ko na yung ano, yung papaya. Mamaya tikman natin. Pakulian lang muna natin. Biglang nahinto yung ano, yung naputol yung video ko kasi may tumawag. Hindi ko alam kung sinong tumawag. Hindi ko naman nasagot. Tumawag sila kung gusto nila. Kung sinong masipag umakyat papunta rito, makakapunta. Kasi ano eh, wala kang friend. Init na init yung ano yung alaga ako na initan lang doon nagpapaypay. Nandun siya sa kwarto niya kasi mas mahangin doon sa kwarto niya eh. Sabi ko nga sa kanya, doon na siya sa kwarto niya magtatambay kaysa dito sa ano, sa sala. Kasi malamig doon sa kwarto niya eh. Dahil yung bintana, ang hangin. Pag kumulo, titikman ko na siya. Titikman ko na kung ano ang kinalabasan ng aking tinula. Ang lungkot pag walang kuryente, ano? Parang nasa probinsya ka lang. Ang lungkot. Tapos sabayan pa ng ano, huni ng mga ibon. Ako'y nalulungkot talaga guys. Pero alam mo, simula nung nawala yung mga parents ko, parang ayoko pumunta sa niyugan namin kasi ako'y nalulungkot. Tuwing nakikita ko yung ano yung niyugan namin, parang nami-miss ko yung mga parents ko. Ako'y naiiyak. Kaya tuwing ako'y nagbakasyon, niyayaya nila ako na punta kami sa dalawin namin yung ano yung niyugan namin tapos yung kukuha kami ng buko. Sabi ko sige kayo na lang, ayoko kasi para bang hindi ko matanggap. Tapos yung ano yung pagsimba din. Hindi ko rin kaya pumasok sa simbahan kasi nalulungkot ako. Namimiss ko sila. Kasi yung tatay ko, simula malita ko siya na siya ang puno-puno sa aming simbahan kasi Seventh Adventist kami. Tapos yung kumbaga ay ang routine namin bahay, simbahan, yun lang nung maliliit kami. Hindi kami pinapayagan na lumabas ng bahay, ganyan. Ayaw niya na makipaghalubilo kami sa mga kung ano, yung mga party-party or what. Kaya pag kumakanta kami, pag nag-aaral kami yung ano, yung mga kanta sa labas, hindi kami pinapayagan. Pag narinig niya, sasabi niya, huwag yan ang pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo yung mga kanta sa simbahan. Yun. Kasi masyado strict yung tatay. Pero okay naman, kahit strict po siya. Nasa tama naman yung pag-strict. Kaya, para bang nakakalungkot. Ayaw mo, ayaw mo na natin. Ano yun? Kasi baka mamay mag-iak pa tayo dito. Ganyan yata yung, kahit ako ilayas, salat ng anak niya, salat kami magkakapatid, ako ang layas. Ako ang layas, guys. Sa lahat kami magkakapatid, anim kami magkakapatid, ako ang layas. Kaya sabi nila, sabi ng nanay ko,
Kung sino pa yung bunso, siya pa ang layas. Yun. Kung sino pa ang bunso, yun ang layas. Layas talaga. Kasi nung ano nga, pagkatapos ko nung ano, nung pagkatapos ko mag-aral, talagang pumunta ko na Maynila, bit-bit ko na lahat yung mga papers ko, kagaya ng transcript ko, diploma ko, birth certificate, lahat-lahat na. Dinala ko na yun, pumunta na Maynila para sabi ko, once na may a-applyan ako, hindi na ako tatawag pa sa kanila na padalhin, kuhanan nyo ako doon sa munisipyo or what. Kuhanan nyo ako. Hindi. Ayoko. Ang gusto ko, bago ako umalis, talagang kompleto na lahat, bitbitin ko na lahat para hindi na ako mang-istorbo sa kanila. Ganon. Ganon ako. Ha. Nung nag-abroad na ako, 1990 dito na ako, nung nag-abroad na ako, hindi alam ng nanay ko na ako ay pumunta dito ng Singapore. Ang nakakaalam lang yung kapatid kong lalaki na yung ate kong pangalawa at yung kuya ko sumunod sa ate kong pangalawa. Yun, ang nagastos sa akin yung kapatid kong lalaki. Ang sabi ko, huwag niyong ipaalam kaila sa parents ko. Kasi pag magpapaalam ako, hindi niya ako, hindi nila ako papayagan. Kaya, yun. Tapos nung nandito na ako, 4 months bago ako tumawag, guys, 4 months bago ako tumawag sa kanila, sa kapatid ko. Tapos, nung tumawag na ako, kasi pag iwas, ano nga eh, iwas homesick. Nung medyo nakaka-recover na ako sa homesick ko, sa 4 months na yun, saka ako tumawag. Kaya nung tumawag na ako, narinig pa lang nila boses ko, nagtatalong-talong na sila, natutuwa na sila. Ayun, mayroon na natutuwa, mayroon naman na naiiyak. Naubos yung ano yung phone card ko kasi dati gamit dito noon phone card pa eh. Naubos na lang yung phone card ko, hindi kami nakaintindihan kasi nandiyan sigawan, ganyan, kumusta ka dyan. Hindi na sila na iisa lang ang nagsasalita, nagsabay-sabay na sila, hindi na ako nakapagsalita kundi okay lang, okay lang, okay lang ako dito, okay lang dito, gano'n, gano'n. Kaya, yun. Kaya sabi ng nanay ko, porke malaki ka na, hindi ka na marunong magpaalam. Yun ang sabi ng nanay ko. Pero, okay naman. Nasa okay naman yung lakad ko. Hindi naman, hindi ako nagpaalam, hindi naman na, pero ano, na problema ang dinala ko. Yun. Kaya, yun ang kasaysayan ni Jovita. Hindi na, pero guys, yung mga anak ko, huwag niyong gayahin yan na kasi noon, okay pa yung panahon kaysa ngayon. Kaya, mga anak, huwag niyong gayahin yung mama niyo na hindi magpapaalam. Kasi, hindi maganda. Hindi maganda na hindi nagpapaalam. Yung panahon noon, okay-okay pa kaysa ngayon. Ngayon, delikado. Delikado ngayon. Ito na yung aking tinuna, guys. Ayan. Ayan na lang natin siya maluto. Yung papaya. Pagkaluto niyan, yun siya, ang dami ano? Tingnan mo, ang dami. Anong oras na? Alas gis-gis. Grabe ang mga na, ano ko, grabe yung mga na, yung mga experience ko. Naranasan ko din lumayas sa Kuwait. Lumayas din ako doon. Ay naku, grabe. Pero nung lumayas ako sa Kuwait, hindi ko rin kunin to sa pamilya ko kung ano nangyayari sa akin.
hindi ko pinito sa kanila na ako'y nagtago sa pinak sa taas, sa doon ako nagtago sa puno ng tangki ng tubig. Doon ako nagtago, nakaipit ako doon. Kasi ang sabi sa akin yung tinuluyan ko nung ako lumayas. Kasi may mga pulis kasi sa baba, may hinahanap yung mga pulis eh. Ang sabi sa akin, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito. Alam mo guys, umakyat ako doon, bit-bit ko yung chinilas ko para walang ingay. Para yung mga kapitbahay, hindi alam na may umakyat. Dahan-dahan, yung parang pusa ang lakad ko, na hindi ako nag-iiwan ng ingay. Ganun. Pero alam mo, nung lumayas ako guys, hindi man lang ako umiyak. Ni isang patak, wala akong nakikita. Wala akong naramdaman. Dahil ang iniisip ko yung aking kaligtasan. Kasi kung iiyak-iyak ka, wala din mangyayari. Kaya isipin mo na lang yung kinabukasan mo. Kaya kailangan lakas loob. Yun ang gagawin. Kaya hindi ako umiiyak noon sa oras na noon na ako'y lumayas. Grabe. Ang nakakatawa pa kasi nung lumayas ako, ginising ko yung driver tsaka yung Tagaluto. Ang Tagaluto namin ay lalaki Bangladesh, tapos ang driver ay Sri Lanka. Yung pinto nila, hindi nila sinara. Bit-bit ko yung malita ko. Sabi niya sa akin, haram, haram. Sabi ko, walang haram, haram. Sabi ko, bumangon na kayo dyan, tulungan niyo ako. Ako'y lalayas. Sabi ko, ganun. Tapos, yun, sabi niya, huwag kang lumayas. O, sabi ko yung amo natin. Sabi ko, ganun. Tapos sabi ko, nakapag-desisyon na ako, ayoko na ng kailangan kung anong desisyon ko, talagang tuloy. Ganyan ako pag nag-desisyon ako, kailangan tuloy talaga, hindi ako na nag-urong-sulong. Kaya yun, sabi, nag-usap silang dalawa, sabi ng driver, sige sabi niya, tutulungan kita kasi sabi niya, matulungin ka naman anya, kaya tulungan kita, sabi ng gano'n. Kasi yung pinalitan kong Pilipina din, hindi daw nila tinulungan kahit daw kumapit siya sa legs ng driver, hindi daw niya tinulungan kasi hindi daw marunong makisama. Eh ako, marunong ako makisama, sila ang nagsabi, sabi niya, total marunong kang makisama sa amin, kaya tutulungan kita lumayas, sabi. Kasi ganito naman kasi ang naitulong ko sa kanila. Kasi ako ang naglalabas ng mga lulutuin. Ngayon, pag sinabing maglabas ng limang manok, kasi by box doon pag bumili ng manok eh. Sabi niya, sabi ni Mama Uda, sabi niya, pag naglabas, bukas ng mga 5 o'clock, maglabas ka ng manok, 5. Ang ginagawa ko, 6 ang nilabas ko para may ulam kami. Kasi pagkatapos ng magluto, dadalhin na lahat sa loob ng bahay kasi bukod ang kusina eh. Tapos yung mga manok, yung mga karne, nasa loob ng kusina, ang frigidaire. Ang mga nandun lang sa kusina, ay nasa loob yung bahay yung mga karne. Ang mga nandun lang sa kusina, yung mga kubos, yun, yung mga gulay, yun lang. Kaya may kukuha mong iluto. Madami sila sa pagkain guys, kaya yun, nagawa namin yun. Kaya yun, nung yun ang ginagawa ko, naglalabas ako ng manok para may maulam kami. Kaya yun ang sinabi niya na marunong ako makisama. Kaya yun, tinulungan akong manok. Kaya nung itong Sri Lanka, nung driver, hinatid ako dun sa kababayan niyang Sri Lanka na nakapag-asawa ng Kuwaiti. Kaya doon ako hinatid Friday. Doon ako hinatid. Pagka Saturday, hinatid ako sa Philippine Embassy. Nung Friday night, doon ako yung nagtago ako sa taas ng building, sa pinakamataas, doon sa tangki ng tubig. Doon ako nagtago. Tapos, tiniks nila ako nung wala na yung mga pulis sa baba. Tiniks nila ako na
pwede na akong bumaba. Pero nung bumaba na ako, doon ako sa loob ng bahay, ayun, inano naman niya ako sa ano, tinago na naman nila ako sa likod ng cabinet. Grabe ang naranasan ko, guys, pero ito, hindi ito alam ng pamilya ko ang ginawa ko kung paano ako lumayan sa Philippine Embassy, sa ano, sa Kuwait. Yun. Wow! Meron na nga? May elevator? Ay, may ano, may power? Yeah. Meron na nga. Ang maganda. Manamis na miss ang aking tinula kasi alam mo bakit? Yung papaya ay mali pa lang. Okay guys, ito na ang aking tinula. Look at my tinula. Ayan. Ayan ang aking tinula. Ayan. Ayan. Ayan ang aking tinula, guys. Hi everyone! Hi, Ebreto! That is my tinola. Bakit? Ay, nag-ano ka? Nag-ipon kayo? Oo, nag-ipon kasi sabi, after 3 p.m. ang ano, walang kuryente. After 3? Hanggang 3 p.m. Ay, maniwala ka. Hindi natin alam, kailangan be prepared. Bakit kami ang tinanong mo? Kayong nasa palengke? Pumunta na pala si Master dito. Sina? Si Master Chad. Oo. Pero wala pa palang baboy. Hindi. No, niluto ko sa ano. Walang ano. Wala pa palang baboy. Bukas na lang daw. Ay, bukas. Hindi, magpabili ako sa kanya. Akala mo, mayroon ang baboy. Wala. Adidas lang yun. Wala na daw kasi siyang time. Bukas pala, ay sa ano pala, ano na? Friday nga, di ba? Bukas, uno na. Uno na pala bukas. Wala na kayong kuryente. Wala nga. Yung malamig pa naman yung ano. Okay, yung bukas na bukas. Naku lahat, sabi ng ano. Iok lahat yan. Kailangan iok daw lahat. Oo. Wala talagang kuryente. Wala. Nalubat na yung pun mo. Kaya nga. Ayun, ilang ano na lang yan. Hindi na ba, umutin mo yan. Umutin na ha? Ano na, hindi mo pa, yung papaya, hindi pa luto. Itapan mo para madaling maluto. Sabi ko sa'yo, kumaguto eh. Ano ba itong bakit is plastic marami? Bigay sa akin. Sino? Baka ang haba na naman yung konti mo, ano? Saka magkabila ka lang dun. Nagpaalam ka ba sa may-ari? Thank you, Chad! Pagsabi nung kuha, kuha ko na agad. Yung tiksi mo naman? Siyempre, walang ilaw eh. Kaya sa FC ako. Okay guys, thank you for watching. Hala, 19. Okay, bye. Love you all. Uy, magbabay ka na. Bye, kain na tayo. Bye, hindi pa nga luto yung ano. Okay, bye. Alang, sarap na ano, malinamnam. Yung tinula.